Parang matapos na yan, ano? Kasi, nako, yan, napapala naman matigas ang ulo. Aso, hindi ko na kaya. Hey! Alis natin na lang. Ayos ng dalawa sa mga, hindi ka nalaman sa yan. Pumili ka, itodo mo, parang matapos na yan. Kasi, pahanda. Hirap na ako. Basta pa. Tapos, ayan, napapala. Inay! Oo! Lalaki mo lang dyan yun, yung ama ng anak mo. Ayun, ano, sana ron. Wala ka kadamay dyan. Isa ka. Buti nga, nagkaroon ka namin ng katulad ko na maunawain. Supportado ka. Kaya tanggal-tanggal niya kabutisan mo. Pasalamat na nga, no? Naku, ha? Naku, ha? Si Attorney Season pong muli ang bumabati ng isang magandang hapon sa inyong lahat. Marahil maituturing nating pinakamahalagang regalong iginawad ng Diyos sa kababaihan ay ang maging bahagi sila ng isang milagro, ang pagsilang ng isang sanggol. Totoo ngang nagiging ganap lamang ang pagkababae ng isang babae kapag siya'y nakapagsilang na ng sanggol sa sanlibutan. Kung kaya, wala na sigurong makakapantay sa ligayang nadudulot nito sa isang ina. At wala ring nakahihigit pa sa pagmamahal ng isang ina sa sanggol na galing sa kanya. Ngunit, malungkot na katotohanan ding hindi lahat ng kababaihay nabibigyan ng kakayahang magsilang at makapagbigay buhay sa isang sanggol. Sa hapong ito, makikita natin ang dalawang larawan ng pagiging isang babae sa ating kasong pinamagatang malinis na budhi. Panoorin po natin. Namang bait ba ito? Marunong na ito nakakakita na. Hindi pa naman. Saan ka natingin eh? Nakatingin dito eh. Gusto ko yun. Nagwagwapo ang basay yan. Palagay. Sabi ko, wapo naman itong mama. Ang kapal ko pa talaga. Ano po ni Romel na yun ang binyag? Ako, hindi nga nalaman nun ha. Nanganak na ako eh. Nakikipag-usap. Isya! Nay! Tutal na, hindi naman yung mag-asawa eh. Naalagaan naman yung anak mo. Tumulong ka naman dito, no? Okay lang. Okay lang ba sa inyo? Dami-dami rin ito. Amin mo rin ito, anak mo. Dali at gulo ka lang sa inyo. Sasawa namin to. Ano mo? Kausap yung bata niya. Kausap ka naman ako. Pero yung humuhupa ang galit ni Anya Uno. Oo nga eh. Nararamdaman mo yung galit. Hindi pa rin niya matanggap ang nangyari kay Alice. Nakikipag-usap ko, baby. Alam mo, naaawa nga ako dyan kay Alice eh. Kaya lang, hindi mo naman masinisi ang ring dahil, di ba, nasira lahat ng pangarap niya sa mami mo. Ang taas-taas ng pangarap niya para sa mami mo. Eh kaso, nabuntis, nandi oras at lumabas yung baby na yan. Kaya ngayon, imposible na makapag-aral ng mami. Diba? Oh, Ali Oring, kapo niya, madaldal ho, oh. Nakakatawa ho, yung ngiti ng ngiti. Diba, no? Balang araw, magkakasundo na naman ang maginan yan. Diba?
Lalo pa, pag nakakalaro na itong si Junie. Mm-hmm. May konsuelo na, di ba? Ikaw di bang gagawa ng paraan, ano? Para, huy, tignan mo. Pagbabatiin mo ni Mami at Lola. Para magbati ang Mami mo, tsaka Lola mo, di ba? Naparami yata ng kain ko ng pansit. Sarap eh. Saka yung halayang ube. Ang dami kong nakain. Ikaw, ano naman ang nagustuhan mo sa kanda nila? Azon? Ano ba? Problema ka ba? Naiingit ako eh. Ayan! Naiingit ako kay Alex. Gusto ko yung magka-baby. Teka. Teka. Hayaan mo. Magkakaroon rin tayo ng baby. Ha? Mag-aaral ka? Oo. Ah, paano? Eh, saan ka kukuha ng pera? Magtatrabaho ako sa gabi, tapos naman sa umaga mag-aaral ako. Oh. Sino mag-aalaga sa anak mo? Huwag mo sabihin ako, ha? Ako, pag-aalagaan mo? Ako, aalilain mo? Sa edad kong to, ngayon pa ako magiging yaya? Hindi, ah. Hindi pwede. Eh, inay, paano naman ako makakatapos ng pag-aaral kung wala akong mag-aalaga dito kay Junie? Ngayon. Ngayon mo itatanong sa akin kung paano ka makakatapos ng pag-aaral. Eh, nung pinag-aaral kita, anong ginawa mo? Kumirengke ka kagad. Saksakan ka ng kiri. Puro pakikipag-boyfriend ang inatupag mo. Ayan, ngayon magkaanak ka. Ngayon, tatanong ako ngayon ang pagdudusahin mo? Bah! Ako ngayon ang tatanungin mo? Ako isasabang ko sa problema? Hindi ah. Magdusa ka. Magtatrabaho. Ipagmamalaki mo sa akin. Magtatrabaho ka. Para bang ganun lang amang kadali. Maghanap ng trabaho ah. Tsaka magkano nakikitain mo yung trabaho mong inaasahan mo? Baka kulang pa yan sa pangangailangan niyang anak mo eh. Mapagmalaki mo. Ito nga kinikita ko sa pagbebenta ng mga alahas. Saka yung pisyo ko, hindi magkasyahalo sa atin eh. Magandang hapon mo. Ay! Ay! Aswan! Aswan! Si Nina. Hi! Hello, Junie. Ay, Nina. Yeah. Pagpasalubong ko para sa kanya. Ako, ano naman nagtabala ka? Lady, meron kang pasalubong galing kay Nina. Naku, ang gaganda naman ito. Cute, ano? Thank you, Nina. Say thank you, Nina. Ikaw naman, araw-araw na lang kapag nagpupunta ka dito, parati kang may bigay dito kay Junie. Kung hindi laruan, pagkain. Kung hindi naman pagkain, damit. Naku, ito naman. Maliliit na bagay lang naman yung mga yan eh. Kahit na, nakakahiya eh. Naku, ngayon ka pa nahihiya sa akin. Ikaw talaga, sa tagal-tagal ng panahon eh. Lumaliit ka nga, lalakad-lakad ka sakali nung wala kang panty, di ka nahihiya sa akin. Tapos ngayon, mahihiya ka. Tsaka isa pa, para sa paborito ko ng mga inanak yan eh. Thank you, Nina. Thank you, Nina. Siyempre, you're welcome. Ganda oh. Huwag ka na mahiya, Alicia. Total naman, talagang kailangan mo yan. Pasalamat ka na lamang, may mga tao pang natitira na nagmamalasakit sa'yo. Hindi ka tulad ng ama na anak mo.
Mainit yata ang ulo ng nanay mo. Naku, parati naman ganyan yan. Sanay na ako. Eh, kumusta naman sila nito ni June? Ayun. Paminsan-minsan, kinakarga na, pero sandaling-sandali lang. Eh, natutuwa na rin naman siya rito kay June. Alam ko naman, tanggap niya itong apo na. Kaya lang, pinipigilan niya yung sarili niya. Hindi pa rin niya matanggap yung nangyari sa akin. Pero mabuti na rin yun. Di ba dati niya, ayaw niya man lang makikita. Titignan niya kapo niya. At is ngayon, kinakarga niya na, nilalaro niya pa po minsan-minsan. Matingin. Saan ka tayo yung baby? Makarga na. Junie, dito ka kay Nina. Yeah. Wow! Naku, mabigat ka na. Salba! Mabigat ako tawa din mo na naman. Nilalaro ko siya. Naku, talaga enjoy na enjoy ako. Nakakatuwa na. Tawa na ng tawa. Ay, naku, ikaw talaga mag-enjoy kapag nakasama mo siya. Tapos marunong ng close open, tapos yung mga daliri, nakakatuwa parang nung ganing sanglokban. Ibang may ikli, pero matatabang ganyan, no? Parang namimintog sila. Alam mo, sabi ko nga, sayang, ano, hindi mo siya nakakalaro kasi lagi ka nang late umuwi. Sana kung maaga kang umuwi, makakalaro mo siya. Oo, sa bagay. Pero ano kaya kung pumayag kaya si Alice? Kung sabihin ko sa kanyang minsan naman patulugin dito si Junie, ano sa palagay mo? Eh, hindi kaya makaka-storbo lang siya sa akin? Hoy Miguel, huwag mong sasabihin makaka-storbo si Junie ah. Hulog ng langit yun. Ewan ko. Eh parang talaga naman parang storbo siya. Ano nga hindi mo sabihin na nakakastrobo siya? Nakakainis ka, ha? Paano tayo makakagawa ng sariling baby? Kung ibang baby inaasikaso mo, bis na ako. Ah, ganon! Yun pala, ibig mong sabihin! Ano? Ano? Manghihiram ka na ba ng baby o gagawa na lang tayo? Ano, sagot? Gumawa na ng baby. Lagi na lang tayo gumagawa. Tingnan mo tayo nakakagawa. Kaya try and try, ha? Succeed! Kapan? May kapit-bahay mo. Gusto na ang kapit-bahay. Mas yung maliwanag ng ilaw. Huwag na. Good. Ayan. Natanggap na nga pala ako dun sa trabaho. Sa may factory ng sigarilyo. Talaga? Eh ano yan? Hindi ko ba mahihirapan yan? Eh, naku, medyo mahihirapan din, pero wala naman akong choice eh. Kailangan kumita ako ng konting pera. Hindi mo pwede nakaasal ako dun sa maliit na negosyo nina eh. Eh, ano sabi ng nanay mo? Payag ba siya mag-aalaga kay Junie? Pumayag naman siya. Eh, kasi kailangan ko nga rin talagang kumita ng extra pera. Tsaka nagkakasundo na sila maglola ngayon. Talaga? Oo, naku, masaya na nga sila ngayon eh. Hindi katulad ng dati na kapag kinakarga ni inay, umiiyak dun si Junie. Buti naman. Mm-mm. Harap? Bakit? Medyo ba ako sa mukha? Hindi, wala. Bakit ganyan tingin mo sa akin? Eh, hindi. Parang iba kasi ngayon eh. Bakit iba? Alam mo, parang lalo kang gumanda. Naku, Alice. Hindi, totoo. Parang ang saya-saya ng mukha mo. Parang bang katulad ng mga nagbubuntis. Naku, huwag mong sabihin sa akin. Buntis ka? Ewan, hindi ko alam. Ay, kailan ka ba huling dinatnan? Kailan ka ba dapat magkaroon? Naku, anong mali mo? Baka nga buntis ka. Kailangan pagpa-check ka na ngayon. Halika, pumunta tayo dun sa butika. Meron tayong bibili. Halika na! Halika na! Wala ka ba? Ito naman, huwag ka naman mainip. Kakalagay pa lang natin mga isang minuto. Ang tagal-tagal naman yan. Excited na ako eh. Naku. Tsaka magugulat si Miguel. Ano kayang sasabihin niya? Siguro, ano kayang reaction niya? Baka mamaya hinutayin yun. Ano kaya tatalong kaya siya? Naku, Alice. Ano na?
Kaso, negative eh. Sorry ah. Oh, salam. Sama, yung mga bawal, sino pa nagkakanak. Samantalang tayo. Pwede na tayo mag-baby, maayos ang buhay natin. Tapos hindi mo tayo nagkakaroon ng baby. E baka naman yung hindi pa panahon para magka-baby tayo? Eh, kunti ngayon, kailan pa? Walang taon na tayong kasala. Magka-30 anyos na ako. Naamin ko, may nakatawang ko. Pero, hindi ko na pinababayaan sa sarili ko ah. Hindi nga ako nagtatrabaho. Lagi na lang ako dito sa bahay. Kulang na lang nga. Manasin ako dito dahil wala akong ginagawa. Ay, panay naman, inom ko lang vitamins. Ano ko ba kulang? So, nagpa-check up naman tayong dalawa. Pareho naman tayong unang diferensya. Ano pa ba dapat natin gawin? Eh, alam mo ba yung kasabihang try and try until you succeed. Sige naman, seryoso ako na yung nagbibiro. Boy, mas lalo ako. Seryoso ako. Ano? Halika, let's try. Try and try tayo. Ba, Alice, okay lang sa'yo? Oo, ito naman gustong-gusto ko nga eh, kasi masasolo ko to si Junie. Eh, pasensya ka na talaga. Nag-shift kasi kami sa fabric eh. Si inay naman araw na pahiningin niya dun sa mga pinapahulugan niya kalahas. Sabi ko naman sa'yo, okay lang sa'kin. Eh, sige na, baka malate sa trabaho mo. Oo, medyo late na ako. Bye-bye, Junie, ha? Magpapakabait ako. Bibigyan ng sakit ng ulo si Nina. Naku, salamat ulit, aso na. Walang ano mga, ito naman, oh. Sige, bye-bye. Bye-bye kay Mama. Bye-bye, Mama! Ay, Alice, yung nga pala. Papasyal kami, ha? Oo, sige. Ayan, bumalik si Mama. Bumalik si Mama. Papasyal tayo. Halika. Ito. Ipitisin mo na si Nina. Tapos, papasyal tayo. Papasyal tayo. Kunti ka lang nga nakakain eh. Ang dami-dami pa natitira. Okay. Tignan mo, laki na lang siya, no? Baka pumutok pa yan. Ang sarap pakain yun. Tango-tako, Mio. Tignan mo. Hello! Susundayin ko na si Junie! Pasok! Kain tayo. Salamat. Ay, ako. Nakain na rin si Inay sa bahay. Kukunin ko lang si Junie. Naku, mabuti. Palito ka na kumain. Masarap ang ulam namin. Naku, ganun. Hindi na. Sige na, sa bahay na lang. Abay, gusto mo. Teka muna. Dalahin mo na lang to. Ganun? Ito, marami pa naman dyan sa loob eh. Sige. Oh, ayan. Alis na kayo ni Mamu. Teka muna. Oh,
kaya mong bandalahin lahat yan. Oo, kaya ko na yan. Hindi, teka. Ang mabuti pa, ihatid ko kayo. Hindi na. Kaya ko naman yan eh. Ay, hindi. Tama na yun. Ihatid niya kayo dahil kasi baka mamaya tumakong bato sa baw. Ang dami mong dala, oh. Oh, sige. Meron pang bag. Meron pang stroller. Okay. Pagkakalan natin ito dito. Thank you, Nina. Thank you. Oh, salamat, Asona. Oh, bye-bye, Johnny. Bye-bye. Teka muna. Hindi ka pwede umalis hanggang hindi ka kumikis sa Nina. Kiss na sa Nina. Inip na. Sige, salamat. Ako para naman hindi magkikita. Pwede na tayo na. Abadi, eto, maganda. Ikaw, kamusta ka na? Eto. Uy, ah, may anak ka na pala. Hindi ka malang nag-iimbita sa binyag. Ikaw talaga, kahit kailan, ang lihim-lihim mo. Patingin nga kung sino ka mukha. Uy, kamukhang-kamukha. Wow, walang minana kay Miguel. Ano pangalan niyan? Junior? Ay, hindi, Junior. Uy, ikaw naman. Ay, di Junior nga din yun. Susi, hindi siya Junior ni Miguel. Ano? Hindi ko siya baby. Alak siya ni Alice. Yung kapitbahay namin bata noon, yung maliit. Si Alice? Mm-hmm. Eh, di ba? Bata pa yun? Labuntes. Nako, kawawa mo pala tong batang to. Eh, bakit naman kasi? Nangahihiram ka ng mga anak ng may anak. Ba't hindi ka kasi gumawa ng anak mo? Magawa naman kami. Hindi nga lang makabuo. Ano? Hindi ka marunong? Naku, halika, tuturuan kita. Dali! Ano talaga, Susie? Hanggang ngayon, puro ka pa rin kalokohan. Hindi talaga. Seriously, gusto mo magkaanak? Siyempre naman, ano? Sumama ka sa gynecologist ko. Magaling yun. Tingnan mo nga, oh. Nakakalima na kami ni Arnulfo. Ano? Hindi, alam mo, may isa pang paraan. Ano? Sumama ka sa akin. Saan? Eh, di sa ubando. Sasayaw tayo. Yung mga Santa Claus. Pinong-pino. Tali na! Sa loob-loob ni Ason, wala namang masama at wala namang mawawala sa kanya kung pakikinggan niya ang payo ng kanyang kaibigan. At nangyari nga, makalipas ang 2 buwan, nagbuntis si Ason. Hindi na mahalaga kung totoong napagbigyan ang kahilingan niya sa patron ng obando o kung ang pagbubuntis niya ay dahil sa tulong ng kanyang doktor. Ang mahalaga ay magiging ganap na ang kanyang pagkababae. Siya ay magiging isang ina na. Close open daw sabi ni Nina. Oo, tamad ka ngayon. Tamad ka ngayon. Tamad siya ngayon. Naghahanap na naman ng pagkain. Ano nagagawin niya na? Pagkain na daw. Pagkain na lang, baby. Sumamo tumingin ngayon. Sumamo, merienda o. Wow! Ang sweet naman dun si Miguel. Para sa bisita. Thank you. Siyempre, kahit ano, para sa misis ko. Mm-hmm. Of course, para sa magiging baby namin. Mm-hmm. Kakaingit naman kayo. Ba't ka maingit? May baby ka naman ang sarili mo. Nako, no, hindi naman yun ang kinaiingitan ko. Ang hanap ko ay isang asawa na katulad ni Miguel. Talaga bang wala ka ng pinsan o kapatid na kasing ugali mo? Bigyan mo naman ako, pakilala mo sa akin. Uy, Alice, kung magsalita ka, marinig ka ng nanay mo, no? Ay, bakit? Totoo naman na. Masama bang mangarap? Ayaw niya nun kapag nakapag-asawa na ako, hindi na kami aasa sa kanya. Ay, wala na siyang problema. Uy, andyan naman si Aling Auring! Uy, ano ka ba? Nagbibiro lang ako. May sinasabi si Alice, oh. Yan, nagbibiro lang ako. Wala namang pala. Ito talaga, niloloko na naman ako. Ayoko na, wag mo na akong ihanap ng katulad mo. Ayoko na ng ugali mo. Hindi ka na nasanay sa asawa ko. Oo. Come on. Oo. Bakit? Parang nandigas yung pusing ko eh. Siguro kasi parihan, tagal-tagal ko nakatayo. Siya kanina ka pa sa tawa ng tawa, no? Bakit ang bago na ang tawa. Mag-relax ka lang muna. Tapos yung kamo siya.
Ayan. Ako. Ah, talaga naman nakakainggit. Swerte mo talaga dito kay Miguel. Mabait yan. Talagang ganyan yan. Alam mo, pagka nagkapera nga ako, papatayo ko ng monumento yan. Ay, naku, tama na. Ayan na naman, tas kaka... Ay, baby natin. Ang gwapo. Siyempre, maganda kung babae. Lalaki yun eh. Lalaki siya. Ano ba pangalan natin? Pwede kung ano siya. Miguel Junior? Oh, Junior. Junior. Miguel Junior. Pag babae, Junior. Junior, o. Ay. Teka. Ano? Sabi ko nga ba, may nakalimutan ako eh. Ano? Nakalimutan kong mag-spilyo. Naku, sabi ko nga ba, nag-uulianin ng asawa ko. Ikaw nga, lagi mo akong binidiro. O sige, mag-spilyo ka na, para makakalika ko sa'yo. Kuloy, yan ka na naman, sige ha? Na, sige na. Dudule. So? Ano kaya pa-extend ko yung leave ko? Baka hindi mo pa kaya mag-isa eh. Sige na, kaya ko na to. Sigurado ka? Oo. Sige, tuloy na ako. Kung magugutom ka, may pagkain sa mesa. At saka kung may kailangan ka man eh, kumahiyang lumapit kay Aling Auring. At ako naman nasa office lang ako. Kung kailangan mo ako, tumawag ka lang. Okay? Bye. Lagi na lang siyang umiiyak. Tulala, malungkot. May ayaw lumabas ng kwarto eh. Kapag tinatanong ko kung anong gusto niya, hindi siya sumasagot. Para na lang laging huhulaan ko kung anong nararamdaman niya. Ang hirap eh. Alam mo, ganyan talaga ang babae na kukunan. Iba. Ibang pakiramdam yan. Eh, siyempre. Lalo na alam natin kung gano'ng kagustuhang magkaanak ni Ason, ano? Tapos, maglilihi ka. Napakahirap maglihi, ha? Alaalaga mo yan ng kung ilang buwan na sa sinapupunan mo. Pagkatapos eh, mawawala na lang. Yung, ang hirap pa niya yung papasok sa ospital. Raraspahin ka siyempre. Akala lang nung iba, mas nakakapanghina mga anak. Hindi, ah. Masaka kapanghinaan akong nakunan. Alam ko, nakunan din kasi ako nung araw eh. Yung bang, pagka niraspa ka, parang patay ka na eh. Hindi mo alam kung anong ginawa sa'yo, no? Eh, after all ng hirap mo na dinanas, paghihintay mo, ang nakaka-depress dyan, yung lalabas ka sa ospital, eh, wala kang daladalang baby. After all ng hirap mo. Kaya, nako, ganyan talaga yan. Masakit kasi, masakit. Sa babae yan. Eh.
masakit din naman ang nangyari para sa akin. Matagal din naman naghintay ako para magkaroon ng anak. Ano ko rin yun eh. Pero iba yung ina eh. Galing nga sa loob ng katawan mo yan eh. Ikaw nga ang iba, basta iba yung ina. Eh, ano kung magagawa ko para sa kanya? Ang gawin mo, lalong pag-igihin mo yung pag-aalalay sa kanya, pag-aasikaso, pagiging maunawain mo, iba yung pagmamahal. Ipakita mo sa kanya na kahit nagkaganon, susuportahan mo siya lalo. Na hindi pa naman yan katapusan ng mundo, pwede pa kayo magkaunak uli. Ganon, sabi mo sa kanya, huwag kang mawala ng pag-asa, lagi ka dapat nakaalalay, lagi kang yung thoughtful na tinatawag, asikaso sa kanya. Lagi ka nasa tabi niya, ganyan. Dapat eh, yan, para mawala yung depresyon. Meron pa nga akong isang problema. Pa, ano yun? May... Sa isang linggo, madedestino na ako sa Davao. Ay, akala ko kung... Ba't yun ba pwede isama? Hindi, mga dalawang linggo kasi hanggang isang buwan ako roon. Hindi pwede isama si Yuson. Ayun nga ang problema, hindi siya pwede isama. Okay, Tam, Ason, dinarawang ka rin. Ikaw lang naman kasi, dahil kasi lagi ka nakakulong sa inyo eh. Ako, alam mo, Ason, miss na miss ka na itong anak kong si Juni, di ba? Di ba, Juni? Miss mo na si Nina? Oo, si Nina. Kiss mo na. Alam mo, hindi ka dapat nagpapatalo sa lungkot eh. Huwag, magsaya ka. Eh, andito naman kami palagi. O, hindi ba? Ito, inaanak ko si Juni. Parang anak mo na rin yan. At saka, hindi ba sabi naman ng doktor, pwede parang kayo magkaanak? O, di ba? Nay, bakit ka nang ina-ina? Hindi, kaya ni Ason yan! Ilang pa? Kailangan lang talaga, ha? Ganito ang gawin mo, no? Yung pang maging masaya ka, magpakatatag ka, kailangan yung laging lalabanan mo yan. Lungkot, walang kwente yan. Lungkot, lungkot. Naku, kayang-kaya mo yan. O, iiyak ka na naman. Huwag na yan. Lalo pa ngayon, malaya yung asawa mo. Aba, ganito ang gawin mo. Ha? Magsaya ka, mag-enjoy ka. Ganun, magpakatatag ka lalo. Eh, tatal naman, may kabuhayan kayo kahit papano, hindi ba? O, hanggat bata, hanggat malakas, kailangan enjoy. Ako ganyan eh, ha? Yung pagbubuntes, ipagpasadyos mo lahat yan. So, well, ipagpatuloy mo rin ang pagdarasal sa kanya, pagtao sa kanya. Pero syempre, kailangan double time, magsipag kayo sa... Alam mo na, oh, amo kita, napatawa kita. Sabi ko lang sa'yo eh, life is what you make it, kailangan enjoy lagi. Kubot ko lang ka lang dyan pag nag-ibang wala to. Oh, contribute yan na, kung taong yan. Kagayon, Nina. Ito ko sa Nina. Oh, patawarin lang Nina, patawarin lang Nina. Kiss sa Nina. Kiss sa Nina. Kiss talaga Nina. Kiss mo talaga sa Nina. Kiss mo. Ayoko niya may kagabi. Huwag kang mag-alala, i-re-report natin yan kay Chairman mamaya. Ha? Basta, huwag kang masyado. Bakit? Naku, Aling Auli, yung anak ni Aling Uding, oh, na si Bobo, si Bobo, nawawala. Ha? Bakit? Ako ang nangyari? Ewan nga ho eh, nadatnan pa niya sa tapat ng bahay nila si Bobot. Oh. Eh, pag nakita pa nga niya, bago siya magsampay ng mga nilaban niya doon sa likuran nila, abe pagbalik niya, wala na ang bata. Ganun lang kaikling panahon. Oh. Jesus, Mary Joseph. Ang balita pa ho, may nakakita raw. May mamang kumuha kay Bobot. Mama? Oo. Aba, delikado. Delikado talaga ang panahon ngayon. Pati naman wala ka malay-malay, pinag-iinteresan ng kidnapin, okay. Ha? Hindi na lang mayayaman ang kinikidnap. Ako, delikado, ha? Kaya nga po, i-report na natin kay chairman to. Ba, dapat? Hindi na sa chairman. Mag-alala. Sorry. I-report na natin kay chairman. Sige. Hindi nga ako makapaniwala. Tanggap na yung apo niya.
pa ng tubig niya dyan. At mahal pa nito si Junie. Sabi ko man sa'yo noon, di ba? Sino ba man di may in love dito sa munting anghel na to? Di ba, little angel? Alam mo, ngayon ko lang masasabi talagang wala akong pinagsisihan sa mga nangyari sa akin. Dal. Ano yung ibig sabihin? Hindi kasi nung malamang kong buntis ako at hindi ako papakasalan ni Romel, ako, napakaraming pumasok na bagay dito sa isip ko. Naisip kong palaglag tong si Junie, naisip ko rin siya ipampun sa iba. Ba't na lang hindi ko ginawa yan, kung hindi yun ang malaking pagsisisihan ko habang nabubuhay ako. Iba, baby, halika. Halika. Kilala mo yun eh. Nakikita mo yun sa amin nung araw. Kaklase ko yun sa college. Pero maliit ka pa noon. Basta kilala mo siya. Yung ano, yung maingay? Oo, yun na nga. Yung kung tawagin ng nanay mo ay galawgaw? Oo, siya mismo. Ah. Hindi kasi yung apat ng anak niya, yung bunso niya, birthday. Eh, syempre, nagpa-party siya. Inimbita niya ako. Eh, nakakaya naman umatend ako sa children's party tapos wala naman akong daladalang baby, hindi ba? Eh, kaya naisip ko si Junie. Ay, ganun. Eh, kasi baka biglang dumating si Inay, tapos wala pa kayo. Alam mo naman yun, simula nung mapalapit sa kanya yung apo niya, eh, mawala lang sandali, nag-aalala na. Ali, sandali lang kami. Children's party lang yun. Matagal na siguro, 2 oras. Babalik kami agad. Sige na naman, pumayag ka na. Oh, sige. Oh, ako natutulog kasi. Mag-alas 4 na, alas 3 sa umpisa ng party. Igisihin ko lang, tapos bibihisa ko na. Ayan, yay! Pag-party kami ni Junie. Junie? Ipinagkatiwala nga ni Alice ang kanyang anak kay Jason na kanyang matalik na kaibigan at kumare. Walang-wala sa loob niya na ang pagpapahiram niyang iyon sa anak ay siyang pagsisimulan ng pagkasira ng kanilang pagkakaibigan. Oh! Ako, ayoko na kukonsume ko talaga eh. Ano ba sabi sa'yo? Ha? Sabi yun ay pupunta lang naman sa party eh, yung sa susi, kay susi. Mintek na party yan, party! Anong oras pa? Ha? Alas 4 pa nang kunin dito yung bata. Oh? Pasado alas 7 na? Eh, nay, baka naman huwag pauwi na sila, tsaka si Aso naman huwag kasama eh. Ikaw nakakaasar ka talaga, Alice. Si Aso naman kasama, siya daw papagtiwala sa kaibigan mo. Mahirap yung ganyan. Ibang panahon ngayon, ha? Tek. Nay, pati ba naman si Aso ni magbibintangan niyo pa? Hoy! Ako naasar na sa'yo, ha? Hindi ka nakakasiguro sa mga tao ngayon panahon to. Tiwala ka. Masyado ka mapagtiwala kung mukhaibigan mo, kung mukhaibigan mo yung asal na yan. Tatatandaan mo yung nangyari sa anak ni Odeng? Ha? Tandaan mo? Si Bobot? Oh! Alam mo kung sino? Ang kumuha doon sa bata. Ang kumidnap. Yung kapatid mismo ni Odeng. Ano ang dahilan? Nag-away yung magkapatid, ang ginantihan yung bata. Oh. Ang marami pa nangyayari dyan. Mga masakir-masakir. Oh, nice. Tiwalang-tiwala. Ako no, mabait, walang kibo. Pagkatapos, ayun, chok-chak. Nay, iba naman ho si Uding at saka yung kapatid ni Uding kay Ason. Hindi ah! Yan ang mahirap sa... Ako, Alin ha. Inis na ako sa iyo ha. Lagi kang ganyan. Parang abugada nun si Ason na yon. Palagi mo pinagtatanggol. No? Ako, halatang-halata ako yung kaibigan mo yan eh. Ha? Magpupunta rito, naku, terrible ang yakap sa anak mo. Halik dito, halik doon. Naku, kala mo linta kung makayakap na ba? Talaga naman, sinisilalik na para bang ayaw na talagang bitiwan eh. Ako, ayoko lang magsalita. Makaisipin niya, masyado ko suspicyosa. Pero ako, pag kinutuban, iba talaga. Iba ko kutuban at ako hindi na makakatiis. Tensyon na ako, no? Hindi po pwede ito. Inip na ako, pupunta ako kay chairman, nare-report ko na yung walang hiyang babae niyan.
best MVP si ano ron eh. Si Kenneth Durendez. Oo, magaling talaga yan eh. Hindi nga niya akala. Ibang magdala ng ano. O, si Aling Auring nga pala pare. Ako. Aling Auring! Aling Auring, may sasabihin mo sana ako sa inyo eh. Bakit? Bakit? Boy, ano ba ho, inahanap niyo yung apo niyo? Ha? Ah, nasaan? Kita mo? Naroon mo sa may labasan. Daladala ho ni Asun. Ha? Binati ko nga ho, eh sabi ko, hinahanap niya at nag-aalala na kayo. Ako, kailangan i-report ko ito kay Chairman! 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 Para ipalik tayo sa ako sa akin. Kaibigan ko. Pero alam naman ho ni Alice yan eh. Sinabi ko sa kanya, kinaalam ko sa kanya si Junie. Pero birthday party! Tatlong oras na mahigit mo tinangayo apo ko! Aling Auring, maniwala ho kayo sa akin. Hindi ka naman basta tinangayo na si Junie. Woo! Huwag ka na magmangmangan pa! O wala pa nakakita sa'yo! Hindi ka na babalik dito, no? Hindi ho totoo yan. Loko! Tumigil ka nga naku! Hindi ho totoo yun. Alice, hindi totoo yan. Alam mo, wala akong masamang intensyon kay Junie. Alice, hindi totoo yun. Chairman, maniwala ho kayo sa akin. Wala akong masamang balak sa bata. Ang totoo ho niyan, pauwi na kami nung nakasalubong namin kayo. Maniwala ho kayo sa akin. Ang ginawa mo? Ano pong pumasok dyan sa utak mo? Miguel, wala akong kasalanan. Wala akong kasalanan. Kung wala akong kasalanan, ba't ka narito? Ba't ganyan ang galit ng mag-ina sa'yo? Bakit ka kinasuhan ng kidnapping? Pati ba ikaw nagdududa ka sa'kin? Alam ko lang. Alam ko napaka desperate ka magkaroon ng anak. Miguel, desperado ako magkaroon ng anak. Pero hindi naman dahilan yung para magnakaw ako o kumidnap ako ng anak ng may anak. Ano ka ba? Wala ka naman tiwala sa akin o wala ka ng respeto sa akin? Hindi naman sa ganun. Anong hindi sa ganun? Kung hindi ganun, bakit ayaw mong maniwala sa akin na wala akong intensyon na masama? Mahal ko si Junie. Hindi ko magagawang ilayo siya sa sarili niyang ina. Minsan ako muntik maging isang ina. Alam ko kung gano'ng kasakit mawala na isang anak. Alam ko. Pero
din maniwala ka sa akin. Wala akong kasalanan. Maniwala ka sa akin. Wala akong kasalanan. Sige. Sige. Kain na. Maayos din ito lang. Maniwala ka sa akin. Dinimanda at nahatulan ng mababang hukuman si Ason sa salang kidnapping. Ngunit siya ay pinawalang sala ng Korte Suprema. Ang isang napakahalagang elemento ng krimeng kidnapping ay ang pagdukot sa isang tao at ang pagkakait sa kanya ng kalayaan sa anumang paraan. Kasama na ang pagbabalak na isa katuparan nito. Sa ating kaso, walang palatandaan na noong isama ni Ason ang bata ay binalak niya na kunin ang bata at itago ito sa ina. Ang totoo nga, pinahintulutan pa ni Alice na isama ni Ason ang kanyang anak. Kung sadyang intensyon ni Ason na itakas ang bata, madali niya isanang nailayo ito para hindi na sila naabutan pa ni Aling Oring. Katunayan nga, pauwi na sila noong sila'y natagpuan. Ang pagkawala nila ng mahigit na 3 oras ay hindi sapat na katibayan para papanagutin at parusahan si Ason sa salang kidnapping. Alam ko meron kang karapatang magalit. Pero sana bigyan mo naman ako ng pagkakataon makapagpaliwanag mo. Ako ba binigyan niyo ng pagkakataon? Di ba kagad niyo ako pinagbintangan, hinusgahan? Sorry na, Ason. Patawarin mo na kami ng inay. Alang-alang sa matagal na nating pagkakaibigan at alang-alang na rin sa inaanak mong si Junie. Huwag mong sabihin sa akin ang tulong sa matagal na natin pagiging magkaibigan. Huwag mo rin gamitin ang bata. Pwede na tayo magsulayan ng kandila. Ason, huwag naman. Huwag naman natin paabutin sa ganun. Huli na, Alice. Sa'yo na ang anak mo. Ako ang buhay ko. Dito po muli nagtatapos ang ating kaso. Tandaan po natin, ang pagiging magkaibigan ay hindi nasusukat sa tagal ng panahong pinagsamahan. Matagal man o hindi ang pagsasama, ang pagkakaibigan ay matibay o tumitibay dahil sa pagtitiwala sa isa't isa. Kung walang pagtitiwala, walang samahang magtatagal. Sana'y nakapag-iwan kami ng aral sa inyo at sana kami ituring ninyong matalik na kaibigan na sa araw ng inyong pangangailangay handang tumulong upang ang katwiray hindi mawala ng saysay. Bagkos ay maipaglaban mo. Ikaw ang pag-asa, nasa iyo ang bigay. Sa piling mo, sinta di itang pagdurusa. Madilim na kahapo, di ko na alintana. Dahil sa'yo, sinta buhay ko ay nang bago.
sana.